Good afternoon, everyone. Today is Friday, February 11. Katatapos lang po natin sa ating work. Kalalabas ko lang sa trabaho. At sa oras na ito, pupunta po ako ng binabayan dahil bibili po ako ng feeds ng aking koi fish. So matagal-tagal po na sila hindi nabilhan ng pagkain. At sa mga nakarang araw, ang binigay ko sa kanila, yung pinapay lang. But basically, ayaw nila, feeds ang gusto nila. So pupunta ako doon sa bilihan ko sa may binakayan. Titingnan ako ng koi fish para magdagdagan yung isda natin doon sa ating fish pond. Sa kanan ko ay Mana Town Center. So hindi pa siya operational, but I believe na once na operational yan, lalong matatrabik sa
go. Yan, yung daan na dinaanan natin, yung intersection na yon, sabi ng kaibigan ko, marami daw magbabike dyan. Yan ay bagong daan na kung saan, connected dyan doon sa pinaka-highway na dinaanan din kanina, marami daw magbabike dyan. So maybe one of these days, mapuntahan natin yan at para makapagbike din dyan sa lugar na yan. Okay, si nanay. Grabe, tanda na. Nagtutulak pa rin ang kariton. Alam niyo po, nalulungkot ako sa ganung mga sitwasyon, no? Kumakayot pa rin kahit matanda na. Kumakayot pa rin kahit grabe sa katawan, pero walang choice kundi kumakayot para lang mabuhay. So, alam niyo po, napakahalaga talaga na paghandaan natin yung ating pagtanda. Kasi lahat tayo tatanda, at kung hindi natin napaghandaan ang ating pagtanda, especially kung wala tayong ipon, wala tayong pera, ay talagang mamuglema tayo. Okay, so palabas na tayo ng Binakayan. Actually, kung walang traffic, ito pwedeng takpuhin ito ng mga 5 to 8 minutes lang. So mamaya, pag-uwi natin, mag-share ako sa inyo on how to prepare our future kapag tayo ay tumanda na. So i-share ko sa inyo on how to be financially prepared pagdating ng panahon na hindi na tayo nagkaroon ng active income. Kung tayo ay hindi na nagtatrabaho, kung tayo ay wala ng income at aasa na lang tayo sa ating naiipon. So mamaya, isishare ko sa inyo on how to be financially prepared right after na makabili tayo ng feeds ng ating mga isda. Okay, so andito tayo sa kanto ng Binakayan. Lapit na tayo. Alright, nandito na tayo. Okay. Ayan. Okay. So din ang ganda ng mga lovebirds. Mag-aalaga din tayo ng ganito. Pabili ng feeds ng isda. Ito na yung mga maliliit. Walang malaki? Wala. Kaya walang malaki. Ito lahat lang? Maliliit ito sa ano, no? Para sa pang fish pan. Okay. Walang malaki. Ito, anong feeds ito? Pang isda din ito? Pang pagong. Ah, pang pagong? Ganda ng mga lovebirds, no? Dapat partner. Babae tsaka lalaki. Isa lang binili mo, kuya? Opo. Meron ba akong sasabay? Nagbe-breed po kayo? Nagbe-breed po. Pero mas maganda kung babae, lalaki. Alay mo, pag dumadami. Miss local lang ito or ano, may lahi ito? Lionhead. Lionhead? Ilang months na ito ganito kalaki? Ilang months na siya? 2 months lang. Hindi mahirap alagaan? Hindi po. Ano sila pakain? Kulay, saka pellet. Hindi yung dando ko. Kahit anong gulay, pwede. Pag gulay kasi, hindi ba ba ako yung condition ko? Parang pagkandaon, mabahon. Hindi, pagka-pellet, hindi mabahon yan. Pero pagkandaon daw, hindi pagkandaon. Anong gulay? Anong klase? Anong gulay? Wow. Bibili ka rin? Hindi, papakita ka kami ng simulay. Kuya, pwede yung paliguan ito? Pinapaliguan, hindi? Hindi pinapaliguan? Eh, paano pag napanghi ito? Halimbawa, yung ihi niya, mapanghi siya, tapos... So, hindi pala pinapaliguan ito? Mamamatay, di ba? Magastos sa pagkain? Opo, matapos sila. Kain ng kain ito? Isang timbang pagkain, hindi ako nagsasabi. Isang timbang pagkain? Sa isang rabbit? Opo. At ganito kadami, isang timba na yun.
isang linggo. Basta malakas yung kumari. Sa bagay, hindi naman problema kasi halimbawa sa palengke, mayroong mga gulay doon na mga sira-sira. Hingiin mo na lang. Pwede no? Pero ano po? Dapat may haluan din. Pag puro gulay, pangit din. Dapat may feeds. Magastos, magalaga. Pero masaya naman eh. Apat na tag 50. Pero yung malaki-laki po ate, ha, bigay mo sa akin. Assorted colors lang. Yan, yung isa niya, orange na yan. Oh, yan. Yan. Ako, sinakal ni ate. Ayan, yan, 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 yan. Yan, white. Yan, white. Red and white. Red and white. Yan, dilaw. Ito, ito, yung dalawa na yan. Yan. And then, ito. Okay. Lalagyan ng oxygen. Meron kang plastic ate na pwede pang isabit. Sabi ko kasi sa motor lang yan eh. Ako, dumagete. Alam mo dumagete? Para kakakaad ko. Katungin mo kakwentuhan kanina, Ilongga din. Okay. Salamat ha. Thank you. Kaso lang ang fish na bili natin maliit. Okay lang. So let's go. Uwi na tayo. Alright. Uwi na tayo. Tingin sa kanan. Tingin sa kaliwa. Dito po. Salamat po kuya. Cavitex and going to Manila. Diretso tayo. Yung pakanan papunta yan ng Noveleta hanggang Rosario, Cavite City. At itong diretsoin natin, alternate route ito, pagkaliwa tayo, lusot tayo doon sa pinaka main highway. Okay. So, diretso tayo. Aguinaldo Shrine. Nasunahan natin. So itong barangay na ito ay Barangay Gahak. Daming homes. Daming homes. My homes. My homes. Another homes. My homes. Yung lugar na yan ay dyan nakatira si Ma'am Rona. Ayan, shout out Ma'am Rona, ang head ng Transport Department ng HDI Jollibee. Dito tayo sa Jollibee. Dito tayo sa Jollibee. Bida ang saya. Okay, so at this point of time,
Nais ko nang ibahagi sa inyo on how to be financially prepared pagdating ng panahon na hindi natin kaya magtrabaho, pagdating ng panahon na tayo ay retired na, wala na tayong active income, anong pwedeng gawin natin na paghahanda sa panahon na ito na malakas ba tayo at meron tayong trabaho. Now, kanina, nakikita po natin yung isang matanda na sa kanyang edad ay talagang marahil nagsisumika pa rin siya, pero sige, para magkaroon ng anak buhay o let's say, magkaroon ng kikitain sa loob ng isang araw. Anong klaseng paghahanda na dapat gawin natin nang sa ganun, pag tayo ay tumanda na, hindi na kaya ng katawan natin para magtrabaho, hindi tayo aasa sa ating mga anak. Ito, hindi naman masama na tumanggap ng tulong o nandyan yung mga anak natin na tutulong sa ating mga pangilangan pagdating sa pera. But huwag natin asahan yan dahil sila din mismo in the future ay magkaroon ng sariling pamilya. Eh what if kung sila din mismo ay meron ding financial problem? So mahalaga tayo ay paghandaan natin yung ating pagtanda. Nagtuturo po kami about financial literacy. So basically, dapat daw paghandaan natin yung ating pagtanda. Dahil po sa pagtanda natin, doon natin maramdaman yung mga sakit, mga karamdaman. Ibig sabihin, yung ating health dapat paghandaan natin. Tanda natin, meron tayong tinatawag na active income. Pero pagtanda natin, mawawala ang active income. As of now, kailangan natin kumain. Kailangan natin ng tirahan. Kailangan natin ng damit. Kailangan natin pampaaral ng ating mga anak. Ibig sabihin, yung need natin ngayon is still be our need pagdating ng pagtanda natin. Kaso lang, the problem, nawala na yung active income natin. So mahalaga, pagdating ng pagtanda natin, meron tayong tinatawag na passive income. So itong passive income, ito yung pera na gagamitin natin sa ating pagtanda. Kaya napakahalaga na tayo ay mag-ipon at tayo ay gagastos lang sa ating mga pangailangan. We should spend our money on our needs and be careful to your wants. Kasi ang daming wants natin sa buhay. At kung hindi natin na-manage ng maigi ang ating income, pakiramdam natin, kulang palagi. Ilalagay ko lang sa description yung contact person at saka yung link about IMG kung interesado kayo malaman about financial literacy. So, bawat isa dapat paghandaan. Sabi nga, tamang paghahanda pagdating sa pagtanda. Alright. So, on the way home, muli, this is JB Moto nagsasabi sa inyo, enjoy life. Ride ko to. Ride mo to. Enjoy every day. God bless. At salamat po ng marami sa lahat ng aking mga subscribers at sa lahat ng aking mga supporters. Oh, andito si Kuya Jayden. Oh, hello po. Andito si Star. Oh, andito si Pastor. At si Ari Johnny. Yeah. Nagre-record po kayo? Oo. Oh. Yan. Galing ako ng ano eh, bumili ako ng feeds ng isda at bumili ako ng apat na perasong koi fish. New fish. Small one. Small one. Ilalagay ko na siya sa fish pan. Hello, me. Pranoon. Watch the Irish. Okay. So, yung tatlong fish ko, ang pangalan, si Arlene, si Tina, si Maya. Ngayon, ilalagay natin yung apat. Pangalanan natin ito ng Jennifer, Abigail, Dory, at saka Maribik. Saan si Nemo? Ha? Wala si Nemo. Okay. So, this is your new home. Alright. Ayan. I got some rocks. Okay. So, they so before, yung malalaki doon,
Ganyan sila kalaki dati. Oh, so this ayan. Is the mommies. Ayan, ayan. So this is the mommies. May kasama na si Arlene, si Tina, at saka si Maya. Andyan na si Marivic. Andyan na si Dory, si Jennifer, at saka si Abigail. Ayan, kompleto na. Okay. So, hanggang dito lang guys. Star. Yeah then. Okay. Bye-bye. Bye. Bye-bye.